Kaya ang My Hero Academia Chapter 388 ay sa wakas na ilabas, at ito ay dumating sa medyo maiksing pagpapatuloy ng drama ni Dobby/Pamilyang Todoroki. Magagawa bang mapalamig ng Pamilyang Todoroki ang tila hindi masusugpo na apoy ng galit o ang apoy ni Dobby ay magpapatunay na masyadong malakas kahit sa hari ng impyerno mismo, kaya ating tutunghayan ito. At kaya hindi pa natin papatagalin ito, tayo na at sisisid sa My Hero Academia Chapter 388 na may pamagat na Toya. Ang chapter na ito ay nagsimula sa isang flashback sa UA Underground Shelter kung saan makikita natin si Karate King Kendo, Tetsu Tetsu at ang pro hero na si Gunhead na hinuhuli, at pinipigilan ang lahat ng UA spy ni All For One. Si Kendo sa kalagitnaan ng paghuli sa isa sa mga spy ay inihayag na ang mga traidor na ito ay sinasabotahe ang underground shelter system sa loob, at bilang resulta ang shelter ay wala ng kakayahan para gumalaw. Sa kaalaman na ito, ang mga heroes ay hinulaan na ang pinakamagandang gawin ay i-evacuate ang lahat ng mga sibilyan pabalik sa labas, at sila ay nagsimulang gawin ito sa tulong ng mga robot ng UA. Sa totoo lamang nakalimutan ko na ang UA ay may army ng mga robot na nakahanda, at sa tingin ko mas magandang gamitin nila ito ng madalas. Pero ano paman sa sandaling nakarating sila sa labas, inaasahan ng mga sibilyan na sila ay mababati ng kaligtasan sa halip sila ay binati ng nakakatakot na tanawin at nararamdaman ng bull ang mainit na apoy ni Dobby. Ito ay gawa sa pamamagitan ng malakas na halaga ng init na kanyang pinapalabas. Kung pag-iisipan mo, gaano nakakatakot na humakbang sa labas at ang unang bagay na iyong makikita ay isang malaking bull ang apoy na hindi isang araw, ito ay marahil nakakatakot, at ang mga heroes ay sumang-ayon, sa pagtingin nila sa bull ang apoy mabilis nilang inutusan ang lahat ng sibilyan na huwag tingnan ang bull ang apoy at magsimula silang lumayo mula dito. At syempre ito ang ginawa ng lahat ng sibilyan, lahat sila maliban kay Rei Todoroki. Pagkatapos na makita ang bull ang apoy, sinabi niya kay Natsu na alagaan niya ang kanyang nakakatandang kapatid na babae bago siya lumundag sa isa sa mga UA robot na ito ay naiprogram para sundin ang anumang utos na ibigay sa kanila ng mga tao, at iniutos niyang dalhin siya sa pinagmumula ng bull ang apoy. Alam ninyo ang pagsasabi sa robot na sundin ang bawat utos na ibigay sa kanila ng mga tao ay isang mapanganib na programming na detalye. Kung pag-iisipan mo ang tungkol dito, maaring ang isang villain ay sasabihin na patayin ang lahat ng mga tao at tayo ay magkakaroon ng Terminator na sitwasyon sa ating mga kamay. At speaking sa Terminator, habang nakikita natin ang robot na nagbibigay ng T-800 na thumbs up habang natutunaw sa ilalim ng init ng apoy, dito kung saan ang kwento ay bumalik sa kung saan ang nakaraang chapter ay natapos, habang makikita natin si Rei na ginagamit ang kanyang quirk para manatiling mabuhay, habang papunta siya sa kinaroroonan nina Dobby at Endeavor. Habang makikita natin si Rei na lumalapit sa kanyang asawa at sa kanyang panganay na anak sa isang desperadong pagtatangka na maabot si Dobby, nagsimula niyang isigaw ang kanyang tunay na pangalan na Toya. Habang makikita natin sa kabila ng kanyang ice quirk, ang init ay nagpapatunay na masyadong malakas para matiis na nagdulot para masunog at tila magkapeklat ang kanyang mukha. Si Endeavor na nakikita ang kanyang asawa at ang kanyang pagtatangka na palamigin ang kanyang sarili, at ang kanyang anak ay sinabi sa kanya na bumalik na isinisigaw na kung siya ay mananatili sa mainit ng matagal ng panahon, siya ay masusunog at sa huli mamamatay. Pero ang kanyang sagot sa sinabi ni Endeavor, si Rei ngayon ay nasusunog ng buhay. Ibig kong sabihin, tingnan ninyo yung mga sunog na marka, ay sinigawan si Endeavor na ito ay pareho sa kanya at sa kanyang anak. Si Dobby, o at least kung ano ang natitira sa kanya, ay napansin ng kanyang ina na nandito sa unang pagkakataon ay nagsimulang magsalita, pabulong na sinabi ang salitang mom. Pagkatapos na mapansin ito ni Rei, siya ay nagsimulang humingi ng tawad kay Toya, pero bago siya magsalita, nagpatuloy si Dobby sa kanyang bulong na sinasabi ang Natsu at Fuyumi. At dito kung saan makikita natin sina Natsu at Fuyumi na nasa likod ni Rei pagkatapos na sundan ang kanilang ina at ngayon ay ginagamit ang kanilang ice quirk para tangkahing lumapit sa grupo. Si Rei na desperado ang protektahan ang kanyang mga anak ay sinabi kay Fuyumi at Natsu na hindi dapat nila sinundan ang kanilang ina. Pero si Fuyumi na nagsimulang maramdaman ng init ay sumigaw na hindi niya gustong mawala ang sinuman, at si Natsu ay iniisip ang tungkol sa kung paano niya hindi pinansin ang mga reklamo ni Toya tungkol kay Endeavor. Bilang isang bata ay sinigawan si Dobby na tumigil siya na gumawa ng anumang pangamba, hangal na kapatid.
Gayunpaman dito kung saan ang mga bagay ay nagsisimulang maging tunay na desperado, habang si Endeavor ay nagmumukhang medyo crispy mismo ay napagtanto na hindi na niya kayang magtulak ng mas mataas sa himpapawid kasama si Dobby habang ang apoy na kanyang pinapalabas ay magdudulot para ang kanyang anak ay sumabog. Kaya habang hinahawakan ni Endeavor ang kanyang mahal na baby boy ay kinakausap si Dobby na pakiusap wag mo din silang kunin, habang ang kwento ay naputol sa kung aking pinaniniwala ang guni-guni ni Dobby ng sitwasyon kung saan makikita natin ang pamilyang Todoroki na lahat ay nagsasama para palibutan ang tumanda at walang anumang pilat na toya na sinusuot ang jacket ni Dobby. At dito nagtatapos ang My Hero Academia Chapter 88. Kung nagustuhan mo ang video ay huwag kakalimutang mag-iwan ng like para sa iba pang anime content, mag-subscribe sa channel. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod kong video.